kilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So yun, napakalinaw na ang Diyos ay pag-ibig. Kaya kung tayo maniniwala tayo na love is blind, sinasabi natin yung Diyos natin is bulag. Amen? Kasi bakit? Bakit dapat hindi tayo maniwala sa ganun? Kasi alam ng Diyos yung buhay natin sa nakaraan na makasalanan, at alam din ng Diyos yung buhay natin ngayon na sometimes patuloy pa rin na nagkakasala. Amen? Pero patuloy pa rin tayong minamahal ng ating Diyos. Kaya sa buhay natin, mga kapatid, di ba, ang encouragement sa atin ng Panginoon dito is, sabi nga, kung paano tayo minamahal ng Panginoon, dapat ganun din natin mahalin yung ating asawa. Kaya kung yung pag-ibig sa'yo nagkakaroon ng condition, check mo yung sarili mo. Kasi baka hindi naman yan yung ipinaparamdam sa'yo ng Lord eh. Kasi never sa'yo ipaparamdam sa'yo ng Lord na yung love niya is condition. Merong kasamang condition. Dahil ang pag-ibig ng Diyos is unconditional love. Amen? Agape love. Tama po ba? Agape love. Amen. Sabi rin po rito sa Colossians chapter 3 verse 9. Sabi po rito, mga lalaki. Mga lalaki, ha? Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Yun nga po. Nihandog niya ang kanyang buhay para... Ay, hindi pala, sorry. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Yun, huwag kang maging malupit. Sino ba rito yung konting ano lang eh, parang sasaktan mo na yung misis? Sino ba rito yung gano'n? Siyempre, wala nang. Lalaki pa tinatanong mo? Lalaki, wala nang. Bakit ako tinatanong bilang lalaki? Kaya nga, sa lalaki, wala rin naman, di ba? Wala nga amin. Wala rin magtuturo. Wala rin. So yun. So sa ano, di ba, yung pinapatukoyan ng Lord dito, yung bilang lalaki, yung love ng God, di ba, is kailangan yung hindi tayo nagiging malupit sa kanila. Hindi lang naman tinutukoy rito is yung ano eh, yung pipigagawin, gagawin mo ng physical palagi yung katawan mo na susuntukin mo, tatadyakan mo, yung mga ganon. Hindi lang yun yung pinupoint out dito ng salita ng Diyos. Even yung sa mga sasabihin natin na shout out sa mga kinikip magkape. Sabihin nyo, no? Timpla mo nga ako ng kape. Pakikuha nga ng chinelas ko, magpapalit ako. Ipaglaba mo nga ako ng damit kasi may lakad ako mamaya. Pakiplan ka na rin, ha? Tapos yung pagkagaling mo sa trabaho, no? Sasabihin mo, pakimasensya nga ng likod ko. Medyo napagod ako sa trabaho, eh. Diba? Kung titignan natin, mga men of God, yung ginagawa natin, kung ganun man yung ginagawa natin, di ba parang na-twist, parang nabaliktad? Kasi nung time na sinusuyo mo pa lang yung iyong partner ngayon, di ba? Sa tuwing may lakad kayo, napaka-labo naman kung di mo siya alapin ng drinks. Di ba? Tatanungin mo yung kung ano yung tawagan mo, di ba? Parang tatanungin mo siya kung ano yung gusto niyang drinks. Then, pag may nakita kang sandalyas, di ba? Na alam mo ka sa kanya kahit yung takong is nasa harap. Bibilin mo. Bilok na. So yun, no? Parang yung ano, yung saka gusto mong bilhin siya ng sandalyas kahit hindi mo alam yung sukat ng paa niya, pero yung pagbili mo, saktong-sakto sa kanya niya. Pero kung magutos ka, no? Papawa mo yung ginelas mo, nababaliktad yung situation. Then ganun din. Yung parang gusto mong makita yung partner mo, gusto mo makita ang nakadress. Pag may nakita kong bagay ito sa kanya, bibila ko ng dress. Tapos ngayon, kung makapagutas ka sa kanya magpalaba, gusto mo nakaplansya pa. Tapos ganun din, dati ginagawa mo, medyo stress to sa work niya. Malapitan niya, medyo may massage ng konti yung kanyang back para medyo ma-release naman yung kanyang stress. Para magkaroon siya, ma-relax man lang siya. Tapos kung magputos ka, para lang i-message yung lugod mo, no? Pasigaw pa. So sa ganung bagay, itinuturo sa atin ng Panginoon na nagiging malupit na rin pala tayo sa ating mga asawa. Amen? Amen po ba? O, di umamin din kayo. So yun po.
Kaya huwag tayong magiging malupit sa kanila. Hindi lang to physically, even doon sa approach natin sa kanila. The way na magsasalita tayo, even asawa na natin sila, kailangan meron pa rin palaging love. Pwede pa kasi. Pangga. Hello, Lord. Dahan dyan, katatlo kami. Okay. Ito nga magbihan, no? Sir, di ba sabi nga, yung love is unconditional love. Tapos, kailangan natin sila palaging, yun nga, yung huwag natin silang pagmalupitan. Sinasabi rin sa 1 Peter chapter 3, verse 7. Kayo namang mga lalaki, ito yun, ito maganda rin itong tinukoy dito, pinapatukuyan ng salita ng Panginoon. So listen, mga women of God, kayo namang mga lalaki, unawain ninyo at pakitunguhan mabuti ang inyong asawa. Sapagkat sila'y mas mahina at sila'y kasama ninyong tatanggap ng buhay na kaloob ng Diyos. Gawin ninyo ito upang walang maging sagabal sa inyong mga panalangin. Amen. So yun, dito masusukat yung patience, yung pasensya, o yung peace na natin mga kalalakihan. O rin yung mga kalalakihan. Kaya yun yung mga partner na eh. So, diba? Sabi nga, diba? For example, naalala mo biglaan, nasa trabaho, naalala mo biglaan na ngayong araw sa anniversary mo. Diba? Anniversary mo. Siyempre, bilang ikaw, naalala mong bigla yun. Parang nagkaroon na rin bigla ng idea na, uy, surprise ko kaya si Mrs. Diba? Eh, ang alam mo naman. Sino yun? Diba? Eh, alam mo naman yung simpleng kaligayahan niya is yung mabigyan mo lang siya ng flowers. Diba? Masaya na siya. Di syempre, dadaan ka ngayon sa, no? Sa flower shop para tumingin ng bubuyon. Para bumili ng flowers. Siyempre, para medyo romantic, medyo magpapalit ka ng ubi. No? Medyo papagabi ka. Siyempre, gusto mo siya ng surprise. Ngayon, saan gusto mo siya ng surprise? Dahan-dahan ka pang bumaba ng sasakyan mo. Medyo sa malayo ka pa nag-park para hindi niya marinig yung ingay ng engine, ng makina ng sasakyan mo, no? N-Max. N-Max ba yung RM? Loads. So yun, no? Siyempre, maging dun sa pagbubukas mo ng pinto, dahan-dahan, no? Papain mo ng doorknob, dahan-dahan ka. Ngayon, biglang, pagbukas mo ng tip pala, nakatayo yung waist mo, ikaw yung na-surprise, no? Gait na gait sa'yo. As, yung parang napumangangang agad na, bakit ngayon malang umuwi? Diba? Yung ang dami nang sinabi sa'yo na ikinasama agad ng loob mo na ikaw man nagalit din. Pero check natin yung bagay na yun. No, sabi niya, kailangan natin silang unawain. Kasi bakit? What if yung misis mo pala, hindi lang niya naalala, kundi talagang pinaghandaan niya. Diba? Doon pa lang sa nag-prepare siya ng iahanda, yung alam niya yung paborito mong luto ulam is adobo. Talagang naghanap pa siya ng pinaka-espesyal na recipe para lang i-prepare yun. Then, alam din niya yung oras ng uwi mo. Diba? Alam niya yung oras ng uwi mo, kaya maaga pa lang, nag-prepare talaga siya para ikaw man, masurpresa din, no? Kaya lang kasi, siguro kaya dumating sa point na gano'n yung misis. Kasi diba, alam niya yung oras ng uwi ng asawa niya, eh baka naman nag-alala, diba? Siyempre, kapag tayo nag-aalala, iba-iba yung tumatakbo sa isip natin. Siyempre, nandiyan na yung magagalit tayo, bakit kaya nalito, ganun. O kaya, o bakit kaya wala pa siya, baka na nangyayari sa kanya. Isang check din natin yung situation. Kumbaga, huwag natin pangunahan din ng galit, bagos pangunahan natin ng pag-unawa. Yun yung tinuturo ng salita ng Panginoon. Na patuloy natin kailangan unawain yung ating mga misis. No? Kaya nga, simula nung nagkaroon na kayo, di ba, dapat ganun din, simula nung ikasal kayo, at hanggang niloloob ng Panginoon na magsama kayo bilang mag-asawa, di ba, dapat ganun din yung baon o daladala mong pangunawa sa iyong asawa. Siyempre, lalo na kapag yung mga babae mayroong buwa ng dalaw. Di ba? Sabi nga nila, medyo moody. Di mo minsan maintindihan kung ano yung gusto.
Minsan, madalas, inis ka agad, yun ang